Family bring back, family bring back, yo. Ooh, 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 ooh. Family bring back, family bring back, yo. Yan niya yung mga bato na nilagay ko. Ayan. Yan yung mga bato ko pa na galing Bicol, Pasakaw Beach. Yan, nag-decorate na naman ako kahapon. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng kahoy dito. Yan, may butas yan doon guys. Papunta doon sa ilalim. Ayan. Para pagka hinilig ko yung orchids, hindi siya titining doon sa loob. Diretso siya sa labas. Para hindi mabulok yung kanyang root. Then, ito naman guys. Yung isang aking little phalaenopsis, meron siyang bagong suloy. Maliit lang yung bulaklak niya, pero non-stop. Siguro guys, may 6 na buwan na itong bumubulaklak. Hindi siya tumitigil. Ayan yung mga pinagbulaklakan niya. Meron na naman siya dyan. Ayan. Tapos ito, meron na namang spike na, inuusbong na. Dati na itong nasa paso guys na maliit, ang ginawa ko, pinaganda ko lang siya. Nilagay ko siya sa isang paso and then nilagyan ko ng decorate na bato din yung kanyang gilid para naman maganda siyang tignan guys. Ayan, para nagustuhan niya yung position niya dyan sa kahoy, dahil tignan nyo guys, nakakatatlo na siya na babies. Ito yung pinaka mother flan, tapos ito yung unang-una niya naging suloy, and then dun sa baba, meron akong nakita kahapon. Ayan. Yan yung ginawa kong project kahapon. Hindi ko na nabibidihan paano ko gawin. Kasi kahapon, may nagpapatugtog dito ng kapitbahay ko. Maka-copyright lang ako guys. Kaya hindi ko nabidihan kung paano ko siya ginawa. Finish product na lang yung binidyo ko. And then pinapaarawan ko muna sila guys. Ito, ang itatanim ko dito guys ay phalaenopsis din. Ito guys, yung ilalagay ko doon sa isang kahoy na dinesign ko rin ng bato. Ayan guys, kung napapansin nyo, ayan ang liit-liit pa niyang dahon. Nakita ko yan kahapon na may lumabas siya dyan. Kaya hihintayin ko siyang lumaki hanggang sa pwede na siyang i-transfer doon sa ginawa kong kahoy. Mas magugustuhan niya yun guys, kasi itong phalaenopsis na orchids, ang gusto nito ay laging dry. Kailangan pag diniligan mo siya, hindi mai-stack yung water sa kanya kasi mabilis mabulok ang root nito. Kaya kailangan ilalagay mo siya sa mabilis mag-dry. Aking cattleya na white. 5 klase ang cattleya ko guys, yung iba hindi nabuhay, yung magaganda yung kulay. 2 lang yung natira sa akin, isang pure white and then purple. Yung purple naman guys, hindi pa siya nagbubulaklak. Ito yung cattleya ko na madami siyang sanga. Kaya ang dami niyang bulaklak na ibubloom pa. Ayan. Ang ganda niyang tignan kasi napaka-clear nung kanyang white. Then, meron pa ako nyan dun, guys. Malapit dun sa kubo. Ayun. Ayan. Yun naman, guys. Ayun, sa kabilang side, meron din siyang cattleya na white. Mabilis kasi dumami yung cattleya, guys. Maganda yung bulaklak niya. Pure white talaga. Ang bulaklak lang ng cattleya guys ay mabilis malanta. Isang linggo hanggang 2 linggo lang yung talagang itinatagal ng kanyang bulaklak. Hindi katulad ng ibang orchids na buwan ang itinatagal ng kanilang bulaklak. Ayan yung aking mga ginawa din na iba guys, ng mga kahoy na tinaniman ko ng mga halaman na orchids. Ayan pa yung mga ibang bato guys na maliliit. Ayan yung mga galing din ng Pasakaw Beach. Hirap na hirap akong bitbitin yan guys. Kahit mabigat, binitbit ko talaga siya. Para lang maiuwi ko dito at ma-design ko sa aking mga halaman.